Hello mga Karisen, good morning po sa ating lahat. Ayan na nga si Mama Kat Orangey dahil pupunta na po kami kay Vet. Ayan, dahil inaantay na rin kami ni Vet. Ayan po si Orangey. Ready ka na? Ha? Ready ka na? Ready ka na? Ayan mga Karisen, makakapon na siya mamaya. Ready ka na? Ha? Ready ka na, Orangey? Oh, ready na daw siya. Oh, wait lang, ilalagay kita sa ano? Sa kulungan mo, ha? Oh, behave ka dun, ha? Oh, behave ka dun, ha? Behave ka dun, no? Orangey? At dito natin ilalagay si Mama Kat Orangey. So, ayan na po, guys. Dahil nung last na nagkapon si na Felicitas, dapat daw may takip dito. So, yan na po yung ginawa natin. Ayan, oh. So, dito natin ilalagay ni Mama Kat Orangey. At iiwan ko rin doon siya, mga Karisen, at babalikan natin siya. Ayan, ready ka na ba? Mama Kat Orangey, okay ka na? Ayan, ready na siya, mga Karisen. Ilagay na natin sa cat cage. So, ayan na, mga Karisen. Napasok ko na sa loob. At iayos na natin yung kanyang tali. Lagyan ko rin siya ng yung bakal dito para double lock siya talaga mga Kalisen. So ayan na mga Kalisen, oh, naano ko na siya. Dito na siya. Ayan, nakalagay na siya dyan. Okay naman na siya at nag-fasting po siya mga Kalisen dahil yun ang sabi ng doktor. So ayan na mga Kalisen, ayan siya, oh, si Mama Kat Orangey. So, mabait naman siya, hindi siya nagwawala. Hindi gaya ni na Felicitas noon. Ang mga Felicitas noon, mga Kalisen, ay talagang nagwawala po sila. Samantala, si Orangey ay ganyan lang po siya. Nakarelax-relax lang po siya sa loob ng cage habang kami ay papunta sa vet. Dahil sa sobrang ingay, ganyan pa rin siya, mga Kalisen, panatag naman siya. Hindi ako na problemahan dyan sa pagpunta namin kay vet dahil napaka-behave niya, mga Kalisen. Kitang-kita niyo naman, diba? Nagulat niya ako, mga Kalisen, sa kabila ng kanyang masungit o matantrum. Pero ganyan lang po siya, mamasid lang po siya sa paligid hanggat nakarating na nga kami dito sa kay vet at ganun pa rin siya ka humble. Hindi siya malikot sa pagbibiyahe pala mga Kalisen itong si Mama Kat Orangey. So nandito na kami sa kanilang gate at baba na po kami ni Mama Kat Orangey. Halika na, halika na. Ayan guys, andito na kami. Grabe yung ingay ng aso dyan mga Kalisen, kaya umupo kami ni Mama Kat Orangey dyan at talagang inassist ko siya dahil parang tila natatakot na dyan. Ganyan lang siya talaga mga Kalisen, hindi siya nagwawala. Ayan, parang naawa ako dyan mga Kalisen kasi nga nanginginig na siya sa takot sa ingay ng aso. Ha? Sa ingay ng aso dun lang siya natakot. Kaya minabuti kong kinakausap dyan ni Mama Kat Orangey para naman mahimasmasan siya sa nervyos. At ayan na nga mga Kalisen, pinapasok na kami sa wakas sa loob ni Doktora. So ayan, kinakausap ko pa rin dyan si Mama Kat Orangey kasi nga ninenervyos na rin po siya. Yun nga lang ang ikinaganda talaga ni Mama Kat Orangey ay talagang napakakampante pa rin niya dyan. Hindi siya nagsusungit. Ayan, tahimik lang po siya mga Kalisen. Ako tuloy yung naaawa dyan sa kanya kasi parang tingin niya baka aanhin siya. Kaya ayan mga Kalisen, pinagmamasdan ko lang din siya, kinakausap ko lang siya dyan para ay ma-relax at panatag talaga siya sa kanyang pagkakapon. At tila nakahalata na rin si Mama Kat Orangey dahil tinanggal ko na yung pinangtrapal ko dyan na basahan at saka yung kanilang duyan. Yan ang ginamit ko kasi para lang hindi makita yung paligid. Pero behave naman po siya mga Kalisen. At ayan na nga, umupo na rin ako dyan at kinausap po siya dahil talagang halata na niya na i-ejectionan na siya dyan. Tatarantrumin na sila dyan mga Kalisen. Kaya ako tuloy yung parang tila ninenervyos. Ganito pala talaga
talaga ang feeling ng for parent kasi nga syempre wala naman tayong ibang iniisip kundi yung kapakanan ng ating mga for babies, o di ba? Kaya kinakausap ko siya talaga diyan na huwag siyang malikot, babe, lang siya para rin sa ikakabuti mo yan, kako sa kanya. At nakikinig siya talaga, mga Karisian, ha? At alam niya, ayan o, binibidyuhan ko siya at alam niyang talaga. Kaya ayan, pinaamoy-amoy ko yung ano, yung kamay ko dyan para lang maibsan yung takot at nervyos niya. At ayan ang mga Kalisen, alam nyo, pagkatapos na nanaturukan ni Doktora, ganyan na kagrogi, oo, kagrogi ni Mama Kat Orangey na tila inaantok-antok na siya dyan, mga Kalisen. Isang ano yan, tapos mamaya, tuturukan pa niya yan doon sa puwitan. Ayan, tinemperature niya muna kasi para maano yung kanyang lagnat, kung may lagnat siya. Pero healthy si Mama Kat Orangey at malakas po siya. At ayan na nga, papikit-pikit na yung mata niya at may nilabas po siya dyan, mga Kalisen. Hindi ko na po nabijuhan kanina kasi nga bawal po, for respeto na rin sa ating doktora. So ayan lamang, mga Kalisen, abangan nyo po yung aming part 2 sa aming vlog. Bye-bye!